decision because if you ask me kung tama nga ba, until now hindi ko alam. Hi guys, kumusta kayo? This is me after ng aking mga beautification one-on-one sa aking face. Actually, wala akong makeup. Naglagay lang ako ng konting blush on because para naman meron konting kulay kasi namumutla ang lola. But anyhow, actually, until now, hindi ko alam. Iisip ko sa sarili ko, tama ba yung decision ko? Tama ba yung ginawa ko na nagpalagay ako ng mga fillers and Botox sa aking face? Nakadagdag ba yun? Or nakaganda ba yun? Or what? So, until now, hindi ko pa alam kasi sabi ng doktor, after 2 weeks, dyan ko palang makikita yung totoong result. So, I don't know yet. Parang meron pa akong mga bruises and bruises dyan. Hindi pa natatanggal. Medyo mabagal siyang matanggal. But anyhow, ganun pala yung feeling na tatanong mo sa sarili mo, tama ba yung ginawang decision? Because if you ask me kung tama nga ba? Until now, hindi ko alam kung tama. Pero, partly, sa tingin ko, okay naman. Kaya lang, on the budget side, medyo nabigla yata ako. Napakamahal. Wow. Parang, hindi ko namalaya na ganun palang kalaki yung ibinayad ko para lang sa mga Botox and fillers na yan. Para bang nabigla, nagsisisi, na parang gusto ko naman din, pero parang medyo nandun ako sa gitna ng I'm in the middle of confusion. Ito ba ay tama? Dapat bang ginawa ko? Nakadagdag ba? Sa tingin ko, medyo naman. Like for instance, yung mga Botox, mga kulubot mo, crow's feet dito, yan yung mga ganyan, medyo nawala naman siya. Parang hindi ko lang masyadong magets. Pero napapayag naman ako ng doktor. And it's my fault kasi nag-agree naman ako. And I'm not blaming him. I know, syempre, talaga sa totoo lang, kung gusto mong mag-slim yung face mo, bukod dun sa marunong ka mag-makeup, marunong ka mag-contour, dapat ay magpapayat talaga. Pero, parang naisip ko, gusto ko yung instant, medyo papayat ng konti yung face ko. Alam nyo yung gusto mag-cheat no? Kasi, nasanay ako, ang face ko ay heart-shaped. Yung banti pong korting pa-heart, pa-V, parang something like that. Nababakas ko pa rin yun, pero syempre kapag tumataba ka na, bumibilog na yung face mo. Tapos yun, sabi nung doktor, ang bilis ko magsalita, sorry guys, medyo napapadali, napapabilis ako. Sabi ng doktor ay kailangan ko ng konting cheek. Actually, cheeky na nga ako eh. Pero sinabi naman niya yun, maganda pa yung cheek ko na hindi pa siya yung laglag. Kasi almost 60 years old na, syempre. Pero sabi niya, lagyan lang niya ng konting palift dito ng ganyan. Siguro, hindi ko alam kung Botox yung nilagay o fillers yung nilagay. Para ma-hold siya, para ma-suspend, para medyo naka-lift yan, yung gano'n.
actually. Tingin ko parang lalong tumaba yung mukha ko. Parang inisip ko, wow, nagbayad ako ng pagkamahal-mahal. Daan-daan libong piso yun pag kinuwenta mo. Pero, para tuloy na sabi ko sa sarili ko na dapat ko bang ginawa yun o hindi. Pero, it's too late. Nandito na yun eh. Ngayon naman, nagagalit ang asawa ko nito. Pag sinabi kong, parang gusto ko, parang ayoko na. Kasi pwedeng i-reverse yun. Pwede yung pag hindi mo nagustuhan, pwede mo ipatanggal. Kaya lang, syempre gagastos ka na naman. Mahal na naman yun. So, naandun ako sa middle nung parang nakatulong ba? Hindi. Tumaba ba lalo yung face ko? O hindi. Nagka-contour ba? O hindi. Mas naging maganda ba? O hindi. Ang daming tanong, confusion, and everything. So, I'm in the middle of nowhere na alam ko, sarili ko lang ang makaka-answer niyan. Sarili ko lang ang makakasagot ng lahat ng aking katanungan. Pero ang number one na gustuhan ko ng ginawa ng doktor ko ay nilift niya yung eyebrows kong ganyan ng konti. Kasi pag tumatanda ka na, yung gravity, bababa na yan. Magdudrop na yung mga kila, yung mga pisngi, babagsak na, and stuff. So, yun yung parang tinulungan niyang nilift ng konti para sa ganun ay ma-hold niyang ganun. Yan, yung ganyan. Pero, sabi kasi ng asawa ko, hindi mo naman yan makailangan eh. Parang, kung tutusin, wala namang nabago. Pero, kung tititigan yung mabuti, dun yung lang mapapansin, ay, oo nga, medyo. Pero yung Botox na ginawa ko, yung Botox sa, kasi dati meron ako dito yung 11. 11 is yung parang kulubok na number, para siyang dalawang 1. Dito sa kanan, dito sa kabila. Pagka medyo gumalaw yung face ko, makikita nyo parang may biyak-biyak kulubot. Yan yung tawagin nila ay 11. Yun, tinanggal ni Doc yun, nawala o. Tsaka hindi ko magalaw yung noo ko. Parang... dahil dun sa Botox. I'm just being honest dito. Alam ko yung iba parang magre-react. Parang, bayan. Tanda-tanda na, papabotox pa. Pero alam mo, kung saan tayo sasaya, kung saan tayo mas gusto natin ma-experience yun, at hindi naman tayo na may merwisyo ng ibang tao, ang masama ay gusto mong maggawa nun. Pero, nang ng ibang tao, yung parang uutangin mo sa ibang tao, pe-perwisyohin mo yung ibang tao, yun, masama yun. Pero kung meron kang perang panggastos at gusto mo ma-experience yan, wala namang masama dun. So, yun yung parang isang nagustuhan ko sa eyebrow lift. Ayan, bet ko yan, gusto ko yan. Pero, yung sa cheek lang, parang, di ba, parang lalong tumaba yung mukha ko. But, malandi ang lola. Kinakapa ko pa, inaano ko pa mabuti kasi sabi ng doktor 14 days, 2 weeks. Wala pa naman akong 2 weeks. Mga few days pa bago maging 2 weeks. Pero pinagmamasdan ko yung mukha ko. Actually, hindi ako nag-foundation, wala naman. Naglagay lang ng konting cheek tint at konting lipstick kasi naman namumutla ang lola. But, tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano pa ang magiging resulta. Pero, so far, parang okay din. Parang,
Sabi nga ni Mika at ng aking husband, I look younger. So, gusto ko yun. Of course, sino ang gusto magmadaling mas maging old looking? Syempre, wala. Hindi naman ako sa nagsisisi. Syempre, experience din, experience wise, okay ako doon. Ang tanong, uulitin mo pa ba Miss Aileen or hindi na? Sa tingin ko, hindi lahat ng procedure ng ginawa sa akin ay uulitin ko. Pero, yung Botox at saka yung eyebrow lift, yan, bet ko yan. Pero yung tungkol sa fillers, medyo paspas muna ako doon. Hindi muna tayo doon. Siguro, tingnan pa natin. Ayoko muna mag-judge na talagang, ay nako, pinagsisihan ko yung pinagawa ko yun or hindi. Actually, I'm not parang pinagsisihan 100%. Hindi naman. Kaya lang, parang medyo nabigla-bigla ako dahil nung naka-uwi na ako at tinitingnan ko magkano yung nagastos ko, doon ako medyo parang, oh my God, parang sumobra naman yata ako. Laki-laking halaga nun. Parang wala pa isang oras. Diba, Alvin? Wala pa isang oras. More than laking halaga. Pero, who knows? Tingnan natin. Kasi minsan, hindi mo naaano eh. Hindi mo, kung ikaw yun tumitingin sa sarili mo, parang hindi mo maano. Parang hindi mo agad makuha yung result. Pero sa ibang tao, kita nila agad yon. So, obserbahan pa natin ang mga ilang araw pa. At sorry guys, I'm a hot mess today. I know I'm showing my gray hair here and there, but it's okay. Wala tayong magagawa. We're getting old. Ang importante lang, inaalagaan natin ang ating sarili, pinasasaya natin ang sarili natin, and don't get me wrong, I'm not blaming anyone. Syempre, ako yung nag-decide na gusto ko to, and I want to experience, I want to try this and that. So guys, observe pa natin ng mga few days, tingnan natin kung talagang effective or nakatulong ba, or 100% masaya ba si Miss Aileen. So next week, may part 2 itong ating pinag-uusapang ito about my beauty enhancement 101. So guys, that's all for today. Thank you so much for watching. I love you all. Bye for now. Bye.